Magandang araw ulit mga kaluto. Nandito na naman po si Chef Mike para mag-share sa inyo ng isang napakadali at simpleng luto. So ngayon ang lulutuin ko ay adobo na tilapia. So ipapakita ko ang mga ingredients na gagamitin ko. So gagamit ako ng tilapia, dalawahan to sa isang kilo. So lumalabas siya ng 500 grams bawat isa. So katamtaman na yung laki niya mga kaluto. Gagamit din ako ng cooking oil, ayan. Soy sauce. Onion rings, ayan. Kaunting tomato ketchup. Saka tubig, ayan. At saka white vinegar. At ito yung mga panggisa ko mga kaluto. So sa pirasong medium size ng fresh tomato, ginger, yan, black pepper, yung dinuro ko siya, garlic, at saka Spanish chili o yung chili yung panigang, isang pirasong siling lamuyo, at saka sibuyas bombay. So yan mga kaluto ang ingredients ko sa lulutuin ko ngayon. Painitin ko yung kawali. Ayan. So ang unang ilalagay ko yung cooking oil. Ayan. Tapos luya. Big shout out ko pala sa aking mga subscriber, viewers. Bagong nag-subscribe sa aking channel at sa mga silent viewers ko. So, ngayon mga kaluto, unti-unti na rin lumalago yung aking channel. Sana, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-share, like, at paki-pindot na rin ang bell button para lagi kayong update sa mga bagong lutuin ko na i-share sa inyo. Ayan. So, susunod-sunod pina ito mga kaluto. Ayan, yung fresh tomato. Sibuyas, chili green, kapintang gulog, bawang, at yung siling sibuyas. Antayin ko lang mga golden brown ito mga kaluto. Lumabas yung pinaka aroma, yung pinaka taste ng lahat na ingredients ko. So yan mga kaluto, malapit na siya mag golden brown. So kaunti pa para ilagay ko yung ibang ingredients. So itong luto na to, mga kaluto, pwede nyo itong gawin kahit sa galunggong, bahos, keto, lalag, yan. Lalo na mas masarap ito kung ang ilalagay natin isda dyan, tuna o kaya salmon. Shoutout ko pala lahat, sa lahat ng mga katiksay natin dyan. So, itong shiner kong ito ay para sa inyo, para pag kayo nakakahuli ng maraming tilapia o kaya dalag, itry nyo itong luto na to sa tilapia, dalag, kasi yun ang kadalas nyong nakuhuli. Kahit mga kaluto sa kasili, igat, napakasarap to na luto. So yan, golden brown na siya. So ilalagay ko ngayon itong tubig. Yan. Yung itong white vinegar. Yan. At itong soy sauce mga kaluto. At itong tomato ketchup. So, kung mapapansin nyo mga kaluto, hindi na naman ako gumamit ng MSG. Ayan. So, yan na yung pinakasasarsa niya mga kaluto.
So ngayon, isusunod ko itong onion rings na medyo malalaki yung pagkakiwa niya. Yan, pagkapal. So ilalagay ko siya dyan. Baka magtatanong kayo kung bakit mayroon pa akong nilagay na onion rings. Kaya ako naglagay ng mga kaluto para yung tilapia natin hindi siya dikikit sa kawali natin. So ilalagay ko na yun. Ilalagay ko na yung dalawang tilapia. Yeah. So iligyan ko rin ito ng hiwa-hiwa mga kaluto para dyan mag-absorb yung lasa natin. Ayan. So lalagay ko siya mga kaluto. So yun na siya ngayon. So yan. Mag-aad ako ng kaunting paminta para sa ibabaw ng isda mga kaluto. So ngayon, tatakpan ko siya mga at least 30 to 45 minutes mga kaluto. So tulad ng dati, lagi kong sinasabi na mahina lang yung apoy kung gusto mong makuha yung natural na taste o yung lasa. So, babalikan natin yan mga kaluto after 30 to 45 minutes. So, ngayon mga kaluto, after 30 minutes, bubuksan natin kung ano nang itsura ng tilapia. So, ngayon mga kaluto. Kanina, kaunti lang yung tubig niya. So, ibig sabihin, nagkatas yung onion saka yung tilapia. Kaya ganyan na yung dami ng sauce niya. So ngayon ang gagawin ko, medyo itatagilid ko siya para makuha ko yung ano, lalagyan natin sa ibabaw ng kaluto. Ayan. So, mapapansin nyo, medyo yung sauce niya, medyo nagalaman yung ketchup saka yung soy sauce. Ayan. So napakasarap ito mga kaluto. Lalo na sa bagong sahin na tanim. So ang gagawin ko dyan ay i-reduce ko lang ng kaunti yung sauce niya para lumapot ng kaunti. So hindi ko na siya tatakpan mga kaluto kasi kumbaga luto na siya. Ayan. So mga another 20 minutes para ma-reduce yung sauce mga kaluto. Okay na yan. So yan mga kaluto, after 20 minutes na reduce na siya. So yan na lang yung pinaka-sauce niya. Tapos na to. So yan mga kaluto. Sana kahit pa paano, may natutunan kayo o may nakuha kayong bagong pamamaraan sa aking senior sa inyo. Muli akong magpapasalamat sa inyong lahat at unti-unti na pong lumalago yung aking unting tahanan. Sana po kayong magsawang suportahan ng ating channel. So maraming maraming salamat po. God bless.